Tingnan natin kung lahat tulog. Okay. Walang tulog ha. Kasi pag may tulog. Serving them. Yung attendance po ng SS. Asan po yung mga attendance? Kung iso yung po. Okay. Attendance ha? Ayan. Ilan yan? Kasi malaking bagay yung may isi-isis kayo. No? Kasi pag may nangyari, pag nag-retire ka, may pension ka. No? Isis ka rin. No? Kanina may isi-isis. Kanina may field health ba? Pag-ibig, wala? Okay. Ikaw na yan, sir. Ako naman, gusto mong malaman, pagmamahal. O, oh, diba? O, oh, pagmamahal. Okay. Concentrate lang, mabilisan lang to. Wala na rin akong oras. No? Kasi alam ko, mabilisan. Ang iba, marayo pang inuwian. Tama? Friday ngayon. At saka, malayo pa yung inuwian ng iba. Tama? Sabi ni iba. Ay, salamat. One and a half hour lang naman ako. Sabi niya pa, patay tayo. Okay, ngayon ganito. Hindi, promise. No? Kasi, dati ang oras ko, one and a half hour. Ngayon, wala naman akong sweldo. 30 minutes na lang. No? Okay, di ba? So, pero, concentrate. Dapat ang focus mo ng mind mo sa akin. Hindi kahit kanino. Hindi sa naghintay sa iyo sa labas. No? Kasi iba, kunyari tumatango, yes sir, yes sir, yes sir. Pero ang nasa isipan, anong oras mo ba kami talaga pakawalan dito? Kasi, nagmamadaling umuwi. No? May ano pa naman ako, nakabooking pa naman ako, uwi pa ako ng probinsya. Tama? Oh. Kaya dapat, concentrate. Ako kasi lalo speaker, magpakailala ako. Pero dapat, pag nagpakailala ako, dapat may isulat mo ang pangalan ko. Okay? Yung pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carbosa, tagapagsalita ng MIPAP, OFW, Mindigan Saturday. Nandito magkami, ang iba tatanong, Mrs. Sam, bakit ka na dito kami, let's sana pagkakang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang laging sagot ko naman ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ayos, ha? Mabilis ako magsalita, mabagal. Mabilis, okay. So, mabilis, di ba? O ano ang gusto mo, ma'am? Ikaw ang tatanungin ko. Anong gusto mo? Mabilisan, matagalan? Mabilisan. Sagot siya. Oh, sabi niya, sakto lang. Wala kong tinanong. Wala kong tinanong kung gaano kalaki o ano kaya nasakto lang. No? Basta sabi ko, mabilisan o matagalan. No? Pag sinabi mo kasi sakto lang, pwedeng sabi, magtanong ako sa'yo, anong gusto mo? Oh, malaki, mali. Oh, sakto lang. Ang sagot ng isa dito, sabi niya sa akin, sir, gusto ko, matagalan. Okay, bakit? Pag matagalan daw, talagang fail na fail niya. Ah, yung mga nangyayari sa kanya sa PIDOS, habang nakikinig, talaga nag-absorb sa kanyang mind ang napag-usapan. Tama? Oh, may sinabi akong masama? Wala. Wala naman eh. Ang iba kasi, mapag-isip lang ng masama. Oh, ang tanong, pangalan ko talaga, Mr. Sam. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Dito, ginawa kong Sam. Kasi bakit? Siyempre, para level up naman. Para level up naman, di ba? Alam mo, iba pag sa Manila, kailangan i-level up mo. Pagdating sa labas ng bansa, i-level up mo lang. Huwag mong ibahin. Kasi yung iba ginagawang sa Facebook, ginagawang ang iyong profile fake, ginagawang pusa, aso. So pag nangyari, may nangyari sa labas ng bansa, missing. Kasi hindi na matrace ng pamilya. Ano ba talang pangalan? Eh bakit pusa to? Ganun pa pala siya. O, di ba? May ibig sabihin, baka wanted. Wanted. Oh, dapat same pa rin yung Facebook account mo dito, picture profile pic, no? Okay, Sam Carbosa ng AMIPA PIDOS, tagapagsalita dito Monday hanggang Saturday, Friday, just in case of emergency. No, magtatanong lang, sino mga first ex abroad? Taas yung mga kamay. Ex abroad. Kunti na lang, 5. First timers, taas yung mga kamay. First timers, mas marami ang mga first timers sa kay ex abroad. First timer, hindi pa kayo magtataka, bakit ko kunti na lang ang mga ex abroad? Sabi naman, oo nga, no? Bakit kaya? Ang iba, ang sabi, siguro ayan nung bumalik. Ang iba, sir, siguro, nadala na. Bakit nadala? Ano bang mayroon sa labas ng bansa? First timers, ano ba kaya? Ano kaya mayroon sa labas ng bansa? Oh, magtatanong ako, mga ex abroad, isigaw niyo ha, yung totoong naramdaman ng mga OFW sa labas ng bansa, ex abroad.
parinig nyo sa mga first timer. Ex-abroad, masarap buhay. OFW, hindi. First timers, narinig nyo? Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Na? Tuwang-tuwa ka, no? Kasi, akala ng iba, basta may certificate lang, okay na. No? Yan ang pagkala mo. No? Akala mo, okay na. Pagkatapos ito, may certificate ako. Pagkatapos ito, uwi na. Pare, tingnan mo. Pag sumakot ako, pagdating ko sa labas ng bansa, makagaganti na rin ako sa kapitbahay ko. Bakit? Nilalait ako noon, wala akong pera eh. So, ngayon, makagaganti na rin ako. Talagang sigurado ka. Sa labas ng bansa kasi maraming pagbabago na hindi ko iniisip mangyayari sa'yo, huwag naman sana. Kaya sinabi ng mga ex-abroad, hindi masarap buhay UFW. Guys, tandaan, iba ang batas dito sa Pilipinas at iba ang batas dito. Kaya dapat magiging handa kayo. Hindi madali ang pagiging buhay UFW. Kaya kung bakit sabi ng mga nakaranas diyan sa labas ng bansa, masarap buhay UFW, hindi. Iba talagang sumisigaw dito, hindi! Kaya nung marinig nila, ha? Kaya lagi kong tinatanong, o ano, first-timer, tuloy hindi. O, kaya ngayon, magtatanong ako sa mga first-timers, first-timer, tuloy hindi. Tuloy! Sabi ng ibang kadalasan dito, sinisig ko yung katabi, tuloy ka ba ba? Kung ako sa'yo dito pa lang sa Pinus, mag-back out na ako. Ngayon, grabe na, ano kaya meron? Oh, ngayon, ganito. Magkatanong lang, may natutunan naman kanina sa sinabi ng mga didiscuss ni Ma'am Sandra, ay meron naman. Meron. Oh, ang ganda, di ba? Oo. Oh, ang ganda talaga. May natutunan kayo. Lahat ang pinagbabawal, yung do's and don'ts na magkit ni Ma'am Sandra rin. Yung pinagbabawal, yung tanggap-tanggap ng pada, nabanggit. Okay. Yun. Nabanggit yung pag nakipagkamayan ka lang doon, dapat huwag mong gawin. Nakipag-holding hands ka lang, nabanggit, hindi. 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 Kasi bakit? Pag nahuli ka, upusik-sik. Nakipag-holding hands, pulong kayo. No? Pag nahuli kayo, napatunayan na kayo ay nagkasala kasi wala naman kayo talagang ipag-ebidensya na ipinakita. Anong ebidensya? Yung kayo ay kasala. Dapat may minutes of contract. No? Kasi pag wala kong maipakita, kulong. Pag nakulong, may kaagibal na 100 lashes every Friday. Sir, alam mo ang 100 lashes? Alam mo ang lashes? Hindi mo ba alam? Ibas mo. Gusto mo marawan? Gusto niya sa ano? Latigo! Latigo po yun! Kabaw ba sir? Kabaw? Ganun. Alam mo kabaw? Kabayo? Nila latigo? Kabaw, kabayo. Pirti kalami sir. Pag natamaan ka, no? Pag sabing pirti kalami, ang ibig sabihin nun, lahat kayo magaganda at gwapo. Salitang Latin yun. Diba? Oh, may inaantok wala. Wala may inaantok. Pagdating sa part, kulang inaantok. No? Malaking bagay para to sa inyo. Bakit? Itong ginagawa ko, hindi na ako nagbubukas ng module. Nag-open ng module. Anong-anong yung projector. Ginagawa ko ng video. Bakit? Maganda may remembrance tayo. Remembrance ko, remembrance mo. Na pagdating sa labas ng bansa, akala mo, sobrang hirap ang dinanas mo dito. Pidos pa lang, nakakaranas ka na ng gutom, no? Tama, kahit hindi mo alam, yung manarasan mo ng gutom doon, mas magiging pa. No? No? Practice lang, eh. Practice, kaya training, eh, di ba? Pagdating doon, sabi mo, ano ba ito? No? Hindi ka na makatulog, kasi hirap, halos walang makain, kasi walang sahod lagi. Tapos ulit ang sahod, tapos hindi man lang magpadala sa pamilya, wala na maisip, para mabali yung nagsang kaisip. Pero nung binuksan mo ang video, no? YouTube ko. Pag binuksan mo, pag nakita mo, matutuwa ka. Lahat ng may problema, nawawala ang problema, mas lalong masaya ka. Bakit? No? Napanood mo doon, no? Ito ang pinagdaan na namin si Pinus. Tawa ng tawa, no? Kaya tutong tawa ng tawa. Pag-uwi ng bahay, tinanong ko ni Mister ko noon, sabi ni Mister, bakit ngayon? Sobrang saya mo na kanina kasi mamot ka pa. Hindi ka naman sumasagot. Hindi naman ako sumasagot noon. Hindi alam ni Mister,
tawa pa rin ang tawa ako. Nung hindi sumasagot, yun pala nalipasan ako ng utong grosso. Pero mas malupit pala dito sa labas ng bansa. No? O kaya ako lang dito, just in case of emergency. O tayo nyo nga, bukas, mapapanood nyo na yung mga mukha nyo doon sa YouTube. So, sikat na kayo. Lahat ba may, mayroon kayong ano, may YouTube channel? May hindi kayo manood ng YouTube? Yes, sir. Okay. Try nyo, i-share. I-share sa? Subscribe. Sa YouTube. Kagapay. Space. Kagapay. Space. Easy TV. Lahat. Kanina, picture na picture ko yun dyan, no? Ano ito? Sabi ni Mamsan, try ito, picture na nyo. Madali yung picture sa pwede mo. Tawagan nyo ito, pag may problema. Pag tinawagan mo, sigurado ba kayo? Ha? O, Kagapay, space. Kagapay, tapos space. Easy TV. Yeah! Nakita na gali sa'yo. Yung nakasalamin, kulay itim. Nakasombrero kulay itim na parang cowboy. No? Nakita niya na? Sir. Nakita niya na? Oh, yes, sir. Nakita niya na? Sir. Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin. Umigot eh. Subscribe. Yun po ang pinakamadala. Ano? Pinakamadali kayong mag-access dyan. Puras na may problema. Mga pagbabago pagdating sa labas sa bansa. Na inaakala mo, iyan ang talagang posisyon mo. Akala mo, engineer ka, yun pala, tumiro ka ng pagdating doon. Akala mo, teacher ka, yun pala pagdating doon, hindi naman talaga teacher. O sige, mag-housekeeping ka muna. Akala mo, kalito, akala mo, nurse ka, pagdating doon, sir. Magdadalawang mga na sir, wala balik akong trabaho, sir. Sumawag sa akin sa sigo. No? Kaya pag tuwing may tumatawag, no? Lagi nakalay noon. No? Lagi nakalabi yan noon. Lahat may problema sa loob at tapas sa mansa, pag may mga problema, lagi nakalabi yan noon. No? Marinig nyo sa radio, pag sinabi mo, Sir, sir, mga kinit siya, Patron 141. Ang kulat sa'yo, pila na may tulong lakas, 50,000 watts, PWIC, sa isang radio. Pag sinabi, mula sa Central Manila, ito ang RS News, sabi ka rin sa ang naglilikod sa pagbabalita. Ako rin po yan. Magandang po, sis ko. Okay, mamarami siya naman. Kasi minsan, ang sagot sa akin ay, hindi. Hindi naman ako, bakit? Sabi kasi, ang pangit mo. Pinakita ka magtanggol ako. Alam mo sino tagapagtanggol ko? Kung sino ang pinakamaganda siya pang tagapagtanggol ko, biglang sumigaw. Ay, bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, saan na yan? Ang sagot sa akin, sir, sa performance yan. Wala sa mukha ng isang tagapagbalita sa performance. Sa isang diaryo, ako si Kagapay natin. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ako nandito. Kung Latigo. Bago ako, bago kayo umalis, dapat magbibigay ako ng mga tips sa inyo. Anong dapat gawin? At dapat, dito pa sa Pilos, alam nyo na kung ano ang inyong pinasupa ngayon. Kasi bakit? Isang batas lang ang pag-usapan natin. Ayun sa batas. Kamusta ang excitement niya na sa 100%? Nasa 100%, di ba? Kasi after ito, may certificate. Tingnan natin, kung hindi mababawasan yung 100% mo na excitement. Kasi tuwing tanong ko at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Dapat sa isang OFW, alam niya kung ano ang kanyang pinapasukan. Tama? Okay ba siya? Tama ba ang ginagawa niya o hindi? No? Bakit, Mr. Sam? Ano? Dapat ang isang OFW, kasi nasa batas yan, bago siya mag-pidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. O, sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami wala? Sabi ng iba, tama ba, dapat kapag-sign na ng kontrata. Yan ang nasa batas eh. Kung hindi ka nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas ng excitement mo ng 20%. Sabi nito, ano ba ito? Ha! Dapat, nakapag-sign ka na ng kontrata, din, after nakapag-sign ng kontrata, yan ang pagpidos mo. After magpidos, dapat sigurado yung makaalis ka na. Bakit? Nasa katas yan. Mula nag-apply at nag-isa ng isang OFW, dapat nakapag-ano na siya. 20 to 19 days prior, dalawang buwan hanggang tatlong buwan, dapat wala ng isang OFW sa Pilipinas. Mula nag-apply siya at nag-isahan, dalawa hanggang tatlong buwan. Sabi niya ba, bakit kami nandito pa? Dapat
wala ka na diyan sa iyong inuupuan ngayon. Pag nangyari sa'yo, may ibig sabihin, bawas na naman ng 20 pesos. So, normal ang iba din. Pero sige na makakatulog at saka iisip. No? Normal lang, ang booking ka man, hindi ka pa rin makakatulog yan lagi. Dahil sa kakulitan. No? Huwag kayo mag-alala. No? Normal lang talaga yan sa'yo. Another 20%, o di ang natira, 60%. At dapat, bakit siya makaalis sa loob ng dalawang ng tatlong buwan? Kasi hindi na nakapagpilos, nakapagsaya ng kontrata ang iba, no? Nakapagbayad na ng placement fee. Placement fee? Mayroon, pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent o 1 month salary, sabi ng iba, bakit sa akin, sobrang laki? Sabihin, another 20% ang magbabawas po sa excitement mo. Plus 60% ang natira, 40%. So, hati na yun, bato, naman ako. Utang pa naman ang piyat. Ayun. Ang natira is 20%. 40% na lang. At dapat pag nagbayad ka, saan lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa Mangos, Mall, Hotel, Restaurant. Sabi na, nung tuwing banggit ko ng lugar, lugar mo, Jollibee, sabi ni Chowking, umaangat yung balay ka, saan kaya, saan kaya, saan kaya. Wala sa nabanggit ko ng lugar dapat sa loob ng agency. Sabi niya ba, agency? O bakit ako Jekas? May ibig sabihin, patay kang bata, wala kang hahabulin. Sa loob ng agency, tama? Kasi, para may habol ka. Sabi ni ba, ako pari, wala ka na ba? Duna ko sa loob ng bahay. Another 20% ang mababawas. Ang natira is 20%. Sabi ni iba dyan, mayroon pa kaya? Kung mayroon pa matira, uubusin natin yan. Uubusin natin. Ano? At dapat pag nagbayad ka, ay mayroon pa po lang. Resibo. Sabi rin ba, resibo? Bakit ako? Wala. Ikaw, mayroon ba? Problema hindi. Problema. Kasi bakit nabanggit mo? Yan ang nasa batas. Nangyari sa'yo, meaning to say you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of the Public Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon, hindi lang sa pidos, hanggang sa labas. Kaya pag inikot ko ang kamera ko, pag may natutukan dyan at nag-blink, ibig sabihin mayroon sa loob. Nagbago ko. Ano? Nawala-wala? Nag-blink!